Mapagpala po umaga po sa inyong lahat. Ngayon po is mag-i-share po kami about po sa salita ng Panginoon na magmumula po sa John 3:16. Lord, napakabuti talaga ng Panginoon, no? Talagang the best. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ang kanyang bugtong na anak ay pinadala niya sa lupa upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ano pa ang hanapin natin? Panalo na tayo sa Panginoon. Amen. Ligtas na tayo. Amen. So, ano pa nga bang inaantay mo, no? So, dapat tanggapin mo na ng buong puso ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Kung hindi mo pa siya nakikilala, ito na yung right time para kilalanin at papasukin mo ang Panginoon sa puso mo. Amen. Dahil lahat ng ito ay siya lamang po ang dapat na pinapupurihan at pinapasasalamatan. God bless. God bless. Mark chapter 24 verse 11, it says, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you received it, and it will be yours." It is God's promise. During this time of pandemic, we must have an attitude of faith. It means to trust God completely. Jesus said, "If you have faith and you can command the mountain to move into the sea," it tells us that nothing is impossible with God. So never stop praying, never give up on praying, because the one who promised is faithful and true. God bless you. Hello mga kapatid. Nais ko lang ibabatid sa inyo ang magandang mensahe nito para sa inyo at para sa ating lahat na dapat natin at tanggapin natin si Jesus, ang ating tagapagligtas, na siya lang ang ating tunay na daan patungo sa kaharian. At hindi lang ito, at alam ko, bawat isa atin ay may pinagdadaanan, pero huwag tayong mawala ng pag-asa dahil lagi nasa tabi natin siya, hindi tayo pababayaan. Ang mensaheng ito ay nanggaling sa kanya at nagmula sa Jeremiah 33:3. Ang sabi dito is, "Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman." So, napaka magandang mensahe para sa bawat isa atin na in terms na lahat tayo may problem, tumawag lang tayo sa kanya. At siya ay sasagot para sa atin. Hindi mo nalalaman kung ngayon ba, bukas ba, pero hindi mo talaga alam kung kailan. Pero one day, magugulat ka. Sobra pa na yung binibigay sa'yo. Naway, pagpatuloy pa rin natin ang pag-isig natin. Always pray and God bless. Ayun lamang po. Keep and share the word of God. God bless. Jeremiah 29:11. "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." This verse wants to tell us that God's word never fails. God's timing is always perfect. God's power is sufficient. God's way leads us to hope. God's discipline is for our future. God's love is everlasting, and God's plan is always the best for us. I hope that this verse inspires your walk with faith in God. God bless us all. Most of the time, we thought that God is away from us. Times of trouble, problems, or pandemic, this situation that we have right now. Jesus said in Hebrews 13:5, "I will never leave you nor forsake you." Jesus meant what he said. Just hold on, believe his promise. God is always there for you. Trust him. God bless. How are you? Kumusta po ang buhay? Pagod po ba? Pero alam mo,
At one point in our life, ito ang tanong ng marami. Bakit parang bitin pa rin ang pakiramdam mo? Hindi ka ba kontento sa buhay? Napapagod po ba? Depressed po ba? But you know, there's a way to make your life the best and the most ever. Yung pong tinatawag na buhay na hindi bitin. Yan ang buhay na kahit may problema, hindi ka nag-alala, walang worries, walang balisa. Your life is full of joy and contentment. Paano nga ba? Parang mahirap, di ba? Everyone has a problem. Yung iba po, bigger problem than others. Lahat po tayo may problema. There are problems with the relationship, sa pamilya, sa kaibigan. Health problem po ba? Financial problem po ba? Work problem po ba? Pati ba problema na iba, pinaproblema ninyo? Pero don't be discouraged. Hindi po yan ang plano ng Diyos. Here's the what the Bible say. In Matthew chapter 11, verse 28, ang sabi po dito, "Come to me, and who are weary and heavy laden, and I will give you rest." "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Amen. But don't be na hindi po tayo, hindi na po natin hintayin na sabihin ng iba. There is a hope because you are now a child of God. You have Christ in you. Amen. Amen. Amen, amen. Po. But please do the following po. Number one, pray to God daily. Talk to Him the way you would talk to your loving Father. Number two po, let God speak to you by reading the Bible. Amen. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk in the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days in my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Tunay nga po na napakaganda ng ating binasa. At higit na mas maganda ang idea na ang ating Panginoon ay ang mabuting pastol sa ating buhay. Inihikayat kita, kapatid, na tanggapin mo si Jesus sa buhay mo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Gusto naming matamasa mo ang pag-ibig at kaputihan ng ating Panginoon sa iyong buhay. Nais naming makita ka na lumago sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Nais naming makita ka at gusto ka naming makasama sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Maraming salamat sa oras mo. Praise God sa buhay mo.